Hi mga kamakina, tinawag ako eh. Continue natin yung paggawa rito kasi may dumating na plumber eh. Inassist ko muna para magawa yung mga gagawin. Kaya ngayon, check na natin to. Meron pala siyang leak dito. Ito, nagle-leak siya. Papakita ko sa inyo. Natin camera. Yan. Para makita niya yung leak. Hindi ko lang nakita nung ika-calibrate ko yung UF. UF pump. Bigla siyang sumiri. So, papakita ko sa inyo. Yan, nakita niyo yung tulo, eh no? Tubig. Yan, yan ang problema niya pala. Kaya siguro nagpo-flow error. So, papalitan natin itong UF valve. Ayan, sira na. Lumabas na yung rubber niya, yung goma niya. Pinaka-gasket niya nasira na. So, papalitan natin to. So, wala akong spare. Gagamitin natin itong PM kit. Kunin lang natin yung UF. PM kit yan. Wala akong spare. So, kinuha ko lang itong UF bulb. Check bulb. So, lagay natin dito. Isa pala yun. Mali. Wala na siyang tulo, makakalibrate na natin to.
natin ito ngayon yung machine. Kung okay na siya. Kanina yung temperature niya, hindi umaangat. Nasa po, ano lang, 34 lang. Naglalaro lang sa 34 kaya yung temperature nito. Kaya doon ako tumakbo sa mga bulb. Tinignan ko kung may mga ano. So pinalitan ko yung bulb 30 kasi minsan nagbibigay din niya ng flow error. Eh nung pinapatakbo, kinakalibrate ko yung duration, baka doon bigla tong tumulo. So yung check valve, baka yung check valve yung problema niya. So titignan natin ngayon, papatakbuhin ko ito ng papatakbuhin. Baka check valve lang at saka calibration lang, kasi yung calibration ng flow nasa 25 lang, supposed to be 35 psi. Kaya malalaman natin yan ngayon dito. Malalaman natin ngayon yan kung okay na siya. Tignan natin yung temperature, kasi yung temperature kanina nasa 34 lang. Ayan, mabilis siya umaangat ngayon. Kanina hindi eh. Parang kunyari 25, sabay mag 27, bababa sa 24, sabay mag 26, tapos bababa uli ng 25 hanggang 34. Ngayon malalaman natin kung okay na siya. Kasi nakalibrate na natin yung duration at saka yung flow. Ganun pa rin, no? Hindi pa rin maangat yung temperature. Tagal mag-stable, dapat mabilis lang yan. Once na tumakbo yung machine, dapat umiinit na ito. Tignan natin, patakboy muna natin, test natin. Tignan natin kung lalabas yung flow error niya. Error pa rin. Lumabas yung flow error. Yan, lumabas yung flow error kung makikita nyo. Flow error. Flow error 1. So, hindi pa siya ayos. Hanapin pa natin yung problema niya. Tatakbo ako sa ibang valve.
umangat na yung conductivity, ay okay na yung conductivity at saka yung temperature. Tingnan natin, tetestin pa natin to. I-gilid natin yan para makita niyo yung machine. So, yung temperature tumataas na, yung conductivity stable na. Tingnan pa natin. Yan, pwede na natin siya i-test. Tingnan natin kung lalabas pa yung flow error niya. Wala kasing post to, para ipopost ko na lang tapos hintayin ko matapos to. Wala, hindi ko ma-post eh. Kailangan putulin yung video. So, yung pinalitan ko dito, valve 30 una. Ganun pa rin yung problema. Sabay pinalitan ko ng valve 31. Umokay yung conductivity, umokay yung temperature, umokay. Na-test ko siya ngayon. So, yung problema nito is valve 31. Pero para makasure tayo, i-test natin yung machine twice para malaman natin talaga kung okay na siya. During test, oh, lumalabas yung flow error 1. So, hindi pa siya okay. Flow error 1. So, may problema pa siya. Okay. Tignan natin tong transducer niya.
Low error one pa rin. Low error one pa rin. Palitan natin naman yung isang pressure transducer. Bilis oh. Bilis umakit ng conductivity tsaka ano.
temperature nasa 32 kagad, hindi na nag-umpisa sa 20. Thirty-four na kagad yung temperature. Hindi na tayo naghintay na matagal. Umangat na siya kagad ng 34.5. Oh. So, it means na huli na natin yung sakit na ito. Hindi ka tulad kanina eh. 5 minutes, 10 minutes yata yung bago umangat ng temperature. Magde 35 pa. So okay na to. Tetesin natin sa ngayon para malaman natin kung okay na siya. Sure na ako okay na tong machine kasi ang bilis umakyat ng temperature, hindi katulad kanina eh tagal. So transducer uli ang sira nito, mukhang transducer lahat ng nagagawa ko mo sina. Oh, blower 1 pa rin. Tatanggalin ko yung mga bulb na tinanggal ko. Ay, kinabit ko. Baka yun ang may problema. Siguro, pressure transducer lang. Ay, napalitan ko siguro ng sirang bulb. Tingnan natin. So next tayo, next episode, hindi ko na alam kung ilan, third yata o fourth, next video tayo.